Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for the month of August 2023. This is a general reading. So, maaari kayong makarelate. Maaari hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. If you are interested in private readings, lahat po ng information nasa description. Paki-check nyo na lang po. And I'm also selling some of my pre-love tarot decks and oracle cards. If you are interested in that, lahat po ng details nasa description, yung aking link ng aking Shopee nandyan din. So, pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. So, let's see, Aquarius, what is coming to you ngayong August 2023? Pallas Athena, think. This is about your mind, your thoughts. So, I think mas marami ka ngayong ideas for work, for your career, for your job. Creative ideas to. Uranus, that will lead to change. Oh, this is unexpected change for some of you. Pwedeng ano to, biglaang desisyon. Meron kang biglaang desisyon. You also have Chiron, which is healing. Healing from your past or healing from a trauma. So, I think yung iba sa inyo, kung matagal na kayo nag-hold on to something like, meron kayo nag-hold on kayo sa isang sama ng loob or pain from the past. I think ngayong August, you're finally letting that go because you want to experience parang change of direction na yung iba, okay, tama na, tapos na, no? Tapos na yung pag-hold on mo dun sa pain na yon, and it's time for you to heal and make that change. Yes, energy, a light inside my fire, divine energy, fill me, make me shine. You have a lot of energy to use ngayong August. This can be energy for your career, your job, your projects, or even to your relationships and connections. Beauty, I have a form which is divine. I allow what is within to shine. So, dalawang beses yung energy ng ano, energy. Yung shine. You're going to shine from within. And number four is about stability, structure, and authority. So, I think, ano, you are going to be in control of how you present yourself to the world. So, I think mas magiging, confident, no? Pwede rin yung iba sa inyo. Meron kayong changes na gagawin sa inyong physical appearance. Pwede itong enhancement, pwede rin itong sa pananamit, no? Yung tipong magbabago ka ng pananamit. Kung dati is mahilig ka lang mag t-shirt, ngayon pwedeng gusto mo na may pagka-feminine naman or ibang style naman. Let's see what else, Aquarius. You have the King of Wands. You also have the Three of Pentacles. This is collaboration with some people na alam mo na marami na silang napatunayan sa buhay. You may be working or collaborating with people na successful na sa buhay. So, ikaw na inspire ka sa kanila, you want to do business with them or make a project with them. Some of you will also be traveling. Itong pag-travel na to may kinalaman sa pagbili mo ng mga gamit sa ibang lugar. You also have the Hanged Woman and the Devil. Ooh, okay. Some of you, Aquarius, meron kayong kailangan ng i-let go na toxic situation or unhealthy habit na you are still holding on to it. Okay? But ngayong August, makakatulong sa inyo if you let go of that. Para mag-continue na yung healing at yung healing, mag-open up yan ng bagong
experience, like a change, kasi you are healed na yun. So you're this, it's like a, there's a different version of yourself, a healed version of yourself, hindi yung ano broken, no? Mm-mm. So you have to be open to that. So I think nagkakaroon ka talaga ng awakening dito na na-realize mo na, okay, it's time for me to let that go and be open to new experiences, new adventures. Kasi minsan yan yung na pumipigil sa atin na maka-experience pa ng ibang mga magagandang bagay. Let's say, for example, may trauma ka sa relationship. So, kapag in-invite ka ng friends mo to go out, you know, to meet new people, ayaw mo kasi you still feel hindi ka confident sa sarili mo. Dahil nga doon sa pain, na feeling mo laging merong mananakit sa'yo. So ngayon, if you let that go, you heal that, you'll never know that you will meet the person para talaga sa'yo. Diba? Let's see what else. You have the Two of Pentacles. You're going to be very busy at work. Maraming trabaho. Multiple streams of income. Yung iba sa inyo, meron kayong corporate job. Tapos may business pa kayo on the side. You also have, Three of Swords. Kaya nga, kailangan daw alagaan ang inyong sarili. Baka sobra nyo ng busy, Yes, kailangan balance lang. Mm-mm. Five of Swords. Aquarius, be careful sa mga taong sasamahan mo ngayong August. There are some people who are secretly competitive of you. So, pwedeng kaibigan mo yan. Mm-mm. Na gusto nilang maungusan ka. So, pag ganon, baka magkaroon ng betrayal. No? Yung gusto nila, sila yung makaangat kesa sa'yo, you might experience na parang may heartbreak dito kasi malapit tong tao na to sa'yo. Mm-mm. So, pay attention na lang sa mga red flags. Ang red flags, hindi lang to sa relationship, ha? Kahit sa kaibigan. You can make it through. Your higher self is always guiding you. Yes. Your higher self is guiding you. Whatever this is, na challenges na kakaharapin mo, ngayong August, no, kaya mo yung malagpasan. Okay? Ang importante is, meron kang matututunan dito sa experience na to. Pwede kasi itong trust issues with someone, eh. Pwede rin related sa pera to. The collective field is impacting you, unseen forces in action. How can you relinquish control of the situation that feels blocked? O, ayan yung challenge sa iyo. Paano mo raw makokontrol yung sitwasyon na parang may blockages, no? Unseen forces in action. So, I think ito ay galing sa mga tao sa paligid mo, no? Na maaring merong mga connection sa paligid mo na they don't have parang questionable yung kanilang intention sa connection mo sa kanila. Eliminate distractions. Stop shining light on things you are not. How can you reclaim your power? Yes. So, ito yung huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo, lalo na if it's making you feel bad about it, you know? Oo, kasi minsan, ganyan eh, di ba sa competition, kailangan pasamain mo yung loob ng kalaban mo para distracted siya. So, ayan yung kailangan nyo pag-ingatan. Huwag kayong magpapadistract sa mga ganyan. Example, you are in social media, tapos may mga bash, may mga hindi magandang comments about you, tapos nagpapa-apekto ka doon. So, yung productivity mo, naapektuhan. So, huwag mong hayaan na ganun. Okay? Release mo na agad. Temptation will test you. Aquarius, mag-ingat sa mga temptation kasi may the devil card dito. Or whatever this is na temptating, tempting sa'yo. Mm-mm. Can be a relationship na toxic or pwedeng sa pagkain na alam mong bawal sa'yo, iwas-iwas na. A change for the better. Yes, this really makes sense with the Uranus card here.
Diba? Sabi dito change, and then merong a change for the better. So whatever this is that you are going through ngayong August, yan ay paraan para doon sa pagbabago na mas makakabuti sa'yo. Light-hearted, carefree time. So, maaaring bigyan mo rin ng time yung sarili mo na wala masyadong iniisip. Kasi alam nyo, pag overthinker ka, this may lead to anxiety and stress. Involvement with the law. So, maaaring meron kang kailangang ayusin, asikasuhin related sa batas. Baka meron kang asikasuhin papeles na permit. Or may kukunin kang lisensya. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.